Ayan mga kaibigan, nandito po tayo sa loob ng compound at ngayon naman po i-update ko kayo sa loob mismo ng pabahay ni Yorme. I-house tour ko po kayo mga kaibigan. Ayan. Ito po yung pabahay dito sa Baseco compound. Ayan, sa para po sa mga nasunugan. At ito po ay may sukat na 42 square meters. Ayan, up and down po siya. At ngayon guys, abangan nyo at itutour ko kayo dito sa pabahay ni Yorme. At ayan, sakto bukas yung mismong bahay na ginagawa. Ayan, puntahan natin. Ayan, kompleto na. Meron na rin po dito ng ilaw. Ayan, may pailaw na din dito sa bawat bahay. Tara guys, libutin natin ang pabahay ni Yorme. At ito nga yung pinakaloob. Ito yung mismong papuntang second floor. Ayan. Ito yung living room. Magiging living room. At ayan po yung kitchen. Ayan. Ayan ang kanilang lababo. Ayan. Meron na rin dito ang saksakan tsaka may breaker, ayan. At dito naman sa left side ko ay may pinto. At dito sa pintuan na to, itingnan natin guys. Ayan, dito ang kanilang comfort room. Ayan. At may shower na rin dito. Ayan, kumpleto na talaga oh. May shower. May shower na oh. Talagang bagong-bago talaga siya at parang model house sa mga subdivision sa Cavite. Ayan, yan po ang CR ng bahay na ito. At dito naman po sa right side. Ayan, buksan natin. Ayan. Meron ditong pwede ka ditong maglaba. Ayan. Dirty kitchen, pwede din, ayan. Ayan po yung itaas niya, oh, ang taas niya. Ayan. Ayan, may ilaw na din, may bumilya na din, oh. As in, titira ka na lang, ayan. Titirahan mo na lang itong bahay na to kasi kompleto na talaga sa kompleto na sa lahat. Gamit na lang ang kulang, ayan. At ito na po yung mismong first floor ng bahay. Ayan. Saktong-sakto kasi 42 square meters lang po ito. Pero para sa kagaya ko, kung may ganito akong bahay, napaka swerte ko. Swerte ko na kasi pwede na to sa akin. Ayan. Ayan. 2,000 po yung ano dito, yung rent per month. Ayan. At yung pintuan nila, maganda rin ang design. Ayan o, matibay na pinto talaga yung ginamit dito sa babahay ni Yorme. At yung ceiling niya, ayan, medyo malamig at presko dito yung ceiling ng bahay. Ayan. Lahat sa simento sila lahat. Ayan. Concrete lahat yung mga dingding. Ayan. At ito po yung daan papuntang hagdan ng pa-second floor. Ayan, kompleto na din sa mga ano, sa mga saksakan. Ayan, oh, meron dito sa may hagdan. Meron din dito sa may dito, ayan. At meron din dito sa kabila. Ayan. Meron din doon sa lababo. Bali, dalawang pintuan, CR, and then dirty kitchen. Ayan. Maganda, maganda siya. At ito nga, akyat natin ng second floor at pakita ko sa inyo kung anong itsura dito sa taas. Ayan. Akyat tayo. At ayan, nandito na po tayo sa second floor. Ayan po ang design ng second floor. Ayan. May saksakan na rin po siya dito and meron na rin siyang saksakan dito sa kabila. Ayan, daming saksakan, no? Ayan, mga switch ng ilaw. Ayan, maganda kasi hindi siya mukhang masikip tingnan. Ayan.
Ang laki din ng kwarto. Wow. Ayan, ang ganda. Oh, laki ng kwarto. 42 square meters siya, guys. Ayan, tapos ang pintana, sliding door. Ayan, simento na din ang sahig. Excuse me. Ayan, nakasimento na ang sahig nila. At ayan po ang makikita dito sa taas na second floor. Ayan, mga kapitbahay. Ayan, mga kapitbahay po yan dito sa mga katabi nitong building na to. Diba? Ang ganda. Ayos na to sa akin, mga kaibigan, kasi malaki na to para sa kwarto na isang pamilya, oh. And meron pang kwarto dito sa kabila, mga kaibigan, oh. Dalawa, 2 bedrooms. At tingnan natin tong pangalawang kwarto. Ayan, halos parehas lang sila. Ayan, parehas lang po sila ng sukat dito sa kabila. Sobrang ganda nito, guys. Ayos. Para na rin siya model house sa ano, sa mga subdivision sa Cavite. Ayan. Ayan. At ang ganda-ganda din ng pesto sa labas. Ayan. Nakalaki ako sa ito. Pagkakadesign ng pabahay ni Mayor dito sa Baseco. Ayan. Baseco condo. Ayan. Ayan. Mismo. Kung ipapa-aircon mo, oh, hindi. Pero kung para sa akin, kung ako lang, di ipapa-aircon ko na kahit maliit lang aircon yan, sigurado lalabig na yan. Sa tanong ko lang, no, Bayo, no? So, anong masasabi mo sa ating mahal din ng Maynila? Ang masasabi ko lang sa mahal ng mayor natin ng Maynila, yung yorme namin, okay naman ang kalakaran niya dito sa Maynila, tsaka marami naman tao sa natutulungan kahit paano, lalo na sa pandemic na ito. Siyempre, malaking tulong naman ang nagawa niya dito sa amin sa Basiko. Tsaka dito sa Basiko, kung hindi rin niya ginawa yung pangako niya, hindi rin ako nagkakaroon ng trabaho dito sa Basiko. Kaya nga ako nagkakaroon, nagiging foreman ako dito sa Victoria dahil din sa kanya, kasi pinubad niya yung pangako niya sa mga tao. So, malaking pasasalamat mo sa kay Mayor ng Maynila. Malaki talagang pasasalamat natin. Siyempre, pinakita niya yung kabutihan niya sa atin at saka hindi niya tayo pinabayaan. Oo, kuya, sa inyong pag... Okay, salamat din sa inyo. Magsama marami sa amin dito. Sa iyong informasyon na binigay sa amin. Thank you po. Ayan. Babahay ni Yorme. Pero marami pa. Mayroon pa tayo sa Sikatbat. Ayun, mayroon pa nga pala daw. Mayroon pa tayong 320 unit sa Sikatbat maliban sa playground. Oo, mayroon pa pala. Hindi pa pala ito tapo, so, kabahay. Mga 50% pa lang to, kasi ayan. 200 plus. So, itong Sikatbat 300 plus. Ayun, no. 320 yata. So, abangan natin, guys. May mga update pa tayo dito pala. Playground. Playground na kaya. So, kailan po umpisahan? Siguro ko, ano na lang, go signal na lang. Inihintay niyan yung, pero yung plano nandiyan na yan. Ah, wala pang ano, wala nandiyan pang na yung plano, pero yung signal na lang kung kailan startingan yung ano. Wala pang date po kung wala kailan. Wala pang date na ibinigay si ano, si yung contractor kung anong oras o anong araw sila mag-i-start. Abangan na lang natin, mga kaibigan. Abangan na rin yung paggawa rin ng playground, ano? Malapit na rin yun. Playground at saka parking. Yes, ayan. Ayan, maraming salamat. Thank you. Salamat po. Okay, well. Ayan.